today's video po ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-file ng burial benefit gamit lamang ang inyong SSS account. So kung interesado ka sa video na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka once may bago akong upload. So punta po tayo sa SSS website and then click nyo po itong box sa tapat ng I'm not a robot and then click submit. Then, after po nyan, i-click nyo po itong member at mapupunta po kayo dito sa member login portion. So, i-type nyo po dito yung inyong user ID at password, then click nyo po yung I'm not a robot, then sign in. At mapupunta na po kayo sa inyong SSS account homepage. So, dito po tayo sa ilalim ng e-service tab, i-click nyo po yung benefits at lalabas po dyan yung apply for sickness, maternity. So, hanapin nyo lang po yung apply for funeral benefit. At mapupunta na po kayo dito sa funeral claim application. So makikita nyo po dito yung important reminders. Nakalagay po dito ay please ensure that all your supporting documents are complete before you proceed to use this facility. So pindutin nyo po ito para makita nyo yung documentary list. And then, nakalagay din po dito, make sure that the above contact information with SSS is updated. So, i-click nyo din po dito para may update nyo yung inyong contact information. Meron din po akong video kung paano mag-update ng contact information. So, ilalagay ko na lang po yung link sa description box para mapanood ninyo. At kung qualified po kayo sa inyong funeral claim, ang inyong pong claim ay ide-deposit sa inyong preferred bank account. So, kung wala pa po kayong record ng savings account sa inyong SSS, kailangan nyo po itong i-update. At kung wala pa naman po kayong naka-enroll na bank account sa inyong SSS, kailangan nyo pong mag-enroll sa SSS Disbursement Account Enrollment Module. I-click nyo po yung proceed at fill up nyo po itong form. So, ilagay nyo po dito yung CRN at SS number ng namatay na miyembro, yung kanyang surname, given name, yung kanyang date of birth, kung kailan siya namatay, at yung amount ng inyong funeral expenses, and then click proceed. Ilagay nyo rin po dito yung civil status ng namatay, yung relasyon nyo sa kanya, at yung inyong bank account kung saan isesend ni SSS yung inyong claim. So, nakalagay po dito, attach supporting documents, yung proof to establish SSS membership of deceased member. Yung katunayan po na miyembro yung namatay ng SSS. So, example po ay yung E1 or E4. I-attach nyo din po yung kanyang death certificate of deceased member. At yun pong proof of payment of funeral expenses. Yun pong resibo ng funeral expenses nyo. And then, click nyo lang po yung submit dyan sa baba. At makakatanggap po kayo ng notification mula sa SSS na you have successfully submitted your funeral claim application to SSS. Nakalagay po dyan yung date at oras na pinasa nyo. So, please take note of the following. Nakalagay din po dito yung inyong transaction number at assigned branch. May note po dyan na ang inyong sinubmit na documents are subject for review and evaluation by the assigned branch. So, ino-notify po kayo ni SSS once your claim application has already been processed. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-subscribe na at huwag mong kalimutang i-like, i-share at pindutin ang bell dyan sa baba para ma-notify ka once na may bago akong upload.